Tayo pong lahat ay manalangin. Banal, mapagbiyaya at mahabaging Diyos Ama, salamat po sa biyaya na ginawa mo po kaming iyong mga banal na anak, Panginoong Diyos, sa pumagitan ng pagpapatawad at pagliligtas sa amin na dating nabuhay sa mga pagsalansang at mga kasalanan, sa pumagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon, naligtas po kami. Salamat po sa pagpapala sa amin na mabuhay sa pamamagitan ng paglalagay ng aming pag-asa sa iyo, Panginoong Diyos. Salamat din sa pagbibigay sa amin ng biyaya na makapanatili bilang mga bahagi ng Church na siyang katawan ni Kristo sa pagtutustos, pagpapalaki, paggabay at pag-iingat sa amin. Salamat po sa pagtulong sa mga banal na mga naligtas sa pamamagitan ng iyong dugo upang magtipon ng sama-sama sa isang lugar at magkaroon ng banal na fellowship sa pamamagitan ng iyong salita. Nawa ikaw, Panginoon, ang sumama po sa amin sa oras na ito. Buksan mo po ang iyong salita, Panginoon, at naway maunawaan ito ng bawat isa sa kanilang mga puso, at tulungan mo po kaming maunawaan kung ano ang mabuti, kasiya-siya, at lubos na kalooban mo, Panginoong Diyos. Nawa ang salita mo, Panginoong Diyos, ay maging pagkain sa aming mga kaluluwa, buhay, kaaliwan at lakas, at ang mahalagang salita ang magturo ng direksyon at daan kung paano kami makakapagpatuloy. Pakiusap, tulungan mo po kami upang ang patutuo ng salita ay malalim na may ukit sa aming mga puso at kaluluwa. Dalangin po namin ang mga kasama namin na mahihina, may sakit at nasa iba't ibang pagsubok at paghihirap. Sa anumang sitwasyon, hawakan mo po kami upang hindi kami matisod. Huwag nawa kaming panghinaan ng loob at mabigo, kundi mas umasa at magtiwala kami sa iyo, Panginoon. Pakiusap, tulungan mo po kaming makatayo mula sa paghihirap, mahihirap na sitwasyon, at magkaroon ng nagpapatuloy na buhay upang makasulong kami patungo sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, pakiusap, samahan mo po ang mga nasa bansang ito, kung saan kami nagtitipon sa pangalan ng Panginoon, at samahan mo rin po ang lahat ng lugar kung saan pinapatutuhanan ng Ebanghelyo sa buong mundo. Lalo na po nakikiusap kami, tulungan mo po ang bawat pamilya ng mga misyonaryo. Bigyan mo po sila ng kinakailangan nilang mga bagay para sa mga misyon. At sa pamamagitan nito, ang salita ng Panginoon ay mas makapangyarihang mapatutuhanan upang mas maraming mga kaluluwa ang maligtas at sa pamamagitan nito, maluluwalhati ka po, Panginoong Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, umaasa po kami sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus na sa amin ay nagligtas. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Ezekiel chapter 7. Ezekiel chapter 7. Ezekiel chapter 7, simula verse 1 hanggang 13. Kahit na ito po ay mahaba, babasahin ko po. Verse 1. Bukod dito yung salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, O anak ng tao, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa lupain ng Israel, wakas na, ang wakas ay dumating na sa apat na sulok ng lupain. Ngayon ang wakas ay suma sa iyo at aking pararatingin ng aking galit sa iyo at hahatulan kita ayon sa iyong mga lakad at dadalin ko sa iyo ang lahat ng iyong kasuklam-suklam. Hindi ka patatawarin ng aking mata o kahahabagan man kita, kundi aking parurusahan ka dahil sa iyong mga ginagawa habang ang iyong mga kasuklam-suklam ay nasa iyong kalagitnaan at iyong malalaman na ako ang Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, kapahamakan, tanging kapahamakan, narito ito'y dumarating. Ang wakas ay dumating na. Ang wakas ay dumating na. Ito'y gumigising laban sa iyo. Narito, ito'y dumarating. Ang iyong kapahamakan ay dumating na sa iyo o naninirahan sa lupain. Ang panahon ay dumating na. Ang araw ay malambit na. Araw ng pagkakagulo at hindi ng kagalakang may sigawan sa ibabaw ng mga bundok. Malapit ko na ngayong ibuos sa iyo ang aking puot at aking uubusin ang aking ganit laban sa iyo, at hahatulan kita ayon sa iyong mga lakad at dadalhin ko sa iyo ang lahat ng iyong kasuklam-suklam. Ang aking mata ay hindi magpapatawad, umahabag man ako,
Parurusahan kita ayon sa iyong mga lakad, samantalang ang iyong mga kasuklam-suklam ay nasa kalagitmaan mo. At inyong malalaman na ako ang Panginoon na nananakit. Narito ang araw, narito dumarating ito. Ang iyong kapahamakan ay dumating na, ang tungkod ay namumulaklak, ang kapanlaluan ay sumibol. Ang karahasan ay tumubo na naging pamalo ng kasamaan. Walang malalabi sa kanila, wala kahit sa mga tao, ni kayamanan man at hindi magkakaroon ng karangalan sa kanila. Ang panahon ay dumating na, ang araw ay nalalapit. Huwag magalak ang mamimili o tumangis man ng titinda sapagkat ang puot ay nasa lahat nilang karamihan. Gayon nga, hindi na babalikan ng nagtitinda ang kanyang ipinagbili habang sila'y buhay pa. Sapagkat ang pangitain ay nasa lahat nilang karamihan, hindi iyon babalik. At dahil sa kanyang kasamaan, walang makapagpapanatili ng kanyang buhay. Hanggang dito na lamang po. Ang pamagat po ng sermon ngayong araw ay, narito, ito'y dumarating, ang wakas ay dumating na, ang wakas ay dumating na. Medyo kakaiba po, tama po? Sabi sa akin kanina, noong sinabi ko ang pamagat, hindi po ba ito masyadong mahaba? Ito kasi ang salitang direktang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel. Kapag tinignan po natin ang Ezekiel chapter 7, makikita natin na may pag-uulit ng parehong mga pahayag at kahulugan gaya ng narito, ito'y dumarating, ang wakas ay dumating na, ang wakas ay dumating na. Ang ibig sabihin ng salitang narito ay bigyang pansin. Kaya halos 3 beses na binanggit ang narito at 3 beses sinabi ang mga salitang dumating na. At kung idadagdag natin ang mga parehong pahayag na ang panahon ay dumating na, ang araw ay nalalapit, ginamit ang pahayag na dumating na ng 5 beses na paulit-ulit. 4 na beses naman na binanggit ang direktang pahayag na ang wakas ay dumating na. At 6 na beses na inulit kung idadagdag natin ang mga pahayag na may parehong kahulugan gaya ng ngayon ang wakas ay suma sa iyo. Ito'y gumigising laban sa iyo. Narito, ito'y dumarating. Ang wakas ay dumating na, ang wakas ay dumating na. Dahil ito ang mga salitang sinabi mismo ng Panginoon, maaaring sinabi ang mga ito ng Panginoon dahil may layunin at kahulugan ng Panginoon na gustong sabihin sa atin at dapat siyang magbigay sa atin ng matapang na mensahe na may kaugnayan sa sitwasyon. At dahil na rin sa sitwasyong mangyayari. Kaya ngayon, nais ko pong sabihin ng kaunti ang talatang ito sa pamamagitan ng pag-uugnay nito sa buong Biblia. Sabi, narito, ito'y dumarating, ang wakas ay dumating na, ang wakas ay dumating na. Sinabi ng talatang ito na ang Israel ay gumawa ng kasuklam-suklam at iniwan nila ang Diyos at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang pahayag na gumawa ng kasuklam-suklam ay inulit ng 4 na beses. Ang kasuklam-suklam ay ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya noong iniwan nila ang Diyos at nagpatuloy sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa huli, hinatulan ng Diyos ang Israel ng galit o puot at ginantihan ng Israel ng kapahamakan. At sinabi ng mga talatang ito, ang isang individual o isang bansaman ay hindi kayang mapalakas ang kanyang sarili o maitayong matatag sa pamamagitan ng paggawa nila ng kasamaan. Kaya ito po ay sobrang linaw na pinapakita dito at ito rin po ay katotohanan. Kaya sa tingin ko, kailangan nating bigyang pansin kung ano po yung wakas ng pananatili sa kasalanan ito. Kung ano ang wakas ng pagtalikod natin sa Diyos, at ang patuloy na pagsamba sa Diyos-Diyosan hanggang sa huli na nagpapatuloy sa landas ng hindi pagsampalataya hanggang sa huli. Ano ang wakas ng ganito? Ano kaya ang magiging katapusan nito? Ang Ezekiel chapter 7 ay tungkol sa masama at negatibong aspeto, ngunit ngayon kailangan natin itong baliktarin at bigyan pansin kung paanong ang katapusan ng gawain na may kaugnayan sa gawain ng Diyos ay natatapos din bilang positibo
at mabuti. At kahit may mga bagay na may katapusan, hindi ba may mga walang hanggang bagay din na walang katapusan? Lahat ng mga bagay sa mundong ito ay may wakas, ngunit ang Diyos ay walang hanggan. Sa makatwid, lahat ng may kaugnayan sa Diyos ay hindi magwawakas kundi walang hanggan. Kaya sasabihin ko ang tungkol sa mga iyon ng kaunti. Una po sa lahat, sa tingin ko medyo makakatulong ang kaunting pagkaunawa sa mga pangyayari sa kasaysayan upang maintindihan natin ang mga talata rito. Kaya tignan po natin ang mga pangyayari sa kasaysayan. Pagkatapos po ng kamatayan ni Solomon, noong 930 BC, nahati ang Israel sa dalawang kaharian, ang Hilagang Israel at ang Timog Juda. Naging pinaghiwalay na bansa ito gaya ng Korea na nahati sa Hilaga at Timog. Ngunit, ang Hilagang Israel ay nagpatuloy sa mga Diyos-Diyosan at kalaunan, sila ay nagwakas sa pamamagitan ng Assyria noong 722 BC. Nagwakas sila sa pagkawasak at kapahamakan sa pamamagitan ng kahatulan ng Diyos gamit ang Assyria. At ang Timog Juda naman ay nagpatuloy din sa mga Diyos-Diyosan hanggang sa huli at kalaunan ay nagwakas din sila sa pamamagitan naman ng Babylonia. At noong winasak ng Babylonia ang Israel, sinalakay ang Israel ng tatlong beses. Tignan natin ito ng kaunti. Ang una ay sinalakay ng Babylonia ang Israel, yun pong Juda, noong 606 BC at iyon ang panahon kung kailan ang 18th hari, si Haring Jehoiakim, ang namuno sa lupain ng Israel sa may Juda. Sa Biblia, sa aklat ni Jeremias, pinutol ni Haring Jehoiakim ang balumbon ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng isang patalim at tinapon ito sa apoy. Kaya sa pamamagitan ng paggamit sa Babylonia, hinatulan si Haring Jehoiakim ng Diyos at dinala ang ilan sa mga pamilya ng hari sa Babylonia. Iyon ang unang pagsalakay noong 606 BC. At 9 taon pagkatapos niyon, ang 2nd pagsalakay ay noong 597 BC. At sa panahong iyon, si Haring Jehoiakim, ang 19th na hari ang namumuno. Kaya si Haring Jehoiakim at ang ilang mga tao sa Israel sa Juda ay hinuli bilang mga bihag at dinala sa Babylonia. At sa panahong iyon, si Propeta Ezekiel ay isa sa mga grupong dinakip at dinala bilang bihag. Kaya nga, si Ezekiel na isang propeta, siya ang nagatid ng mga salita ng Diyos sa bayan ng Israel na naging bihag sa Babylonia. At ang 3rd pagsalakay ng Babylonia ay naganap bilang noong 11th taon pagkatapos ng 2nd pagsalakay. Kaya sinalakay sila ng Babylonia noong 586 BC. At sa panahong iyon si Haring Zedekiah, 20th hari ng Juda ang namuno at ang kanyang mga anak na lalaki ay pinatay sa harapan niya. Dinukit ang mga mata ni Haring Zedekiah at dinala siya sa Babylonia kung saan siya namatay kalaunan. At ang pinakamalaking problema ay ang templo na itinayo ng Diyos sa pamamagitan ni Solomon ay ganap na nawasak noong 3rd pagsalakay. Inalis ang kanilang soberenya noong 606 BC at pagkalipas ng 20 taon noong 586 BC, ang templo ay ganap na winasak. Ang lahat ng mga banal na sisidlan na ginagamit upang maglingkod sa Diyos sa loob ng templo ay dinala sa Babylonia. Kaya sa pamamagitan ng 3rd pagsalakay, ganap na humarap sa kapahamakan, kahatulan at pagkawasak ang Israel. Ngunit noong panahon na aktibo si Propeta Ezekiel, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan niya halos 5 hanggang 6 taon bago ang wakas na kapahamakan na dulot ng 3rd pagsalakay. Tignan po natin Ezekiel chapter 1 mula verse 1 hanggang verse 3. Ezekiel chapter 1 verse 1 hanggang verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay.
Verse 1, sabay-sabay, nang ikalimang araw ng ikaapat na buwan ng ikatatlumpung taon, samantalang ako'y kasama ng mga bihag sa pampang ng ilog Chebar, ang langit ay nabuksan at ako'y nakakita ng mga pangitain ng Diyos. Nang ikalimang araw ng buwan na siyang ikalimang taon ng pagkabihag ng Haring Jehoiakim, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Ezekiel na pari na anak ni Buzi sa lupain ng mga Kaldeyo sa pampang ng ilog Chebar, at doon ang kamay ng Panginoon ay sumasa kanya. Kasi sinabi po rito, nang ikalimang araw ng ikaapat na buwan ng ikatatlumpung taon, maring tumutukoy po ito sa edad ni Ezekiel. Noong naging 30 taon na si Ezekiel, eksaktong tinawag siya ng Diyos upang maging propeta at ipinagkatiwala sa kanya ang kanyang ministeryo. At ang lugar na ito ay tinutukoy na sa samantalang ako'y kasama ng mga bihag sa pampang ng ilog Chebar. Kaya dinilang bihag sina Ezekiel sa Babylonia, at ang lugar kung saan naging bihag ang mga Israelita ay sa pampang ng ilog Chebar. Naroon din si Ezekiel. Ang eksaktong tono ay binanggit sa verse 2. Sabi, ng ikalimang araw ng buwan na siyang ikalimang taon ng pagkabihag ng Haring Jehoiakim. Gaya ng binanggit ko kanina, ang ikalawang pagsalakay ay nangyari noong 597 BC. Hinuli si Haring Jehoiakim at ang ilan sa mga tao bilang mga bihag. Kaya halos pagkalipas ito ng 5 taon, nasa 592 BC. Kaya nga, kung pag-uusapan ng kasaysayan, nabubuhay tayo pagkatapos ng lahat ng mga pangyayaring ito, at kapag tinignan natin ito, nasa 586 BC, noong 3rd pagsalakay, ang templo ay ganap na winasak, at ang lahat ng mga Israelita, maliban sa ilang mga mahihirap na magsasaka, ay dinalang bihag sa Babylonia. Halos nasa 5 hanggang 6 na taon bago ang wakas ng mga pangyayaring ito. Sa panahong iyon, dumating ang mga salita ng Diyos kay Ezekiel. Kapag naunawaan natin ang kontekstong ito, naniniwala ako na malalaman natin kung bakit nagsalita ang Diyos ng gayong katapang na mga salita sa kanila. Sabi, narito, ito'y dumarating. Ang wakas ay dumating na, ang wakas ay dumating na. Napakatapang na pahayag po nito. Tama po? Kahit na anumang bayan o bansa, hindi ito magiging malakas sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Hindi maitatatag na matibay ng kasamaan ang kanyang sarili. Imposible ito. Imposible. Kapag ang mga tao ay nagbabatuloy sa kasamaan, kasalanan, hindi pagsampalataya at pagsamba sa Diyos-Diyosan, kapag tumatalikod sila sa Diyos, malinaw na gustong ipakita ng Diyos dito kung ano ang magiging resulta sa kanila nito. Gusto ng Diyos na bigyan pansin nila ang wakas. Kaya nga, ibinigay niya ang ganito katapang na mensahe. Narito, ito'y dumarating. Ang wakas ay dumating na, ang wakas ay dumating na. Tignan din natin Ezekiel chapter 17. Chapter 7, verse 13. Malinaw po na sinabi rito, Ezekiel chapter 7, verse 13. Babasahin ko po ito. Gayun nga hindi na babalikan ng nagtitinda ang kanyang ipinagbili habang sila'y buhay pa, sapagkat ang pangitain ay nasa lahat nilang karamihan. Hindi iyon babalik, at dahil sa kanyang kasamaan, walang makapagpapanatili ng kanyang buhay. Ang sinasabing pangitain dito ay pangitain ng Diyos. Matapang na nagbabala ang Diyos na sinabi, at dahil sa kanyang kasamaan, walang makapagpapanatili ng kanyang buhay. Ito po ay pahayag ng Diyos. Ang kanyang banal na utos, diniklara ng eksakto ng Diyos, at matapang niyang sinabi na walang sinuman, tao man o bansa man, ang magiging malakas o maitatayong matatag sa pamamagitan ng masamang pamumuhay. Walang tao o bansa, ito ang malinaw na sinasabi ng Diyos sa mga tao. Sinasabi ng Diyos na kapag ang tao ay nagpapatuloy sa kasamaan at kasalanan, ito ay hindi mapipigilang magriresulta sa kapahamakan. Matatagpuan ng maraming gayong mga pahayag dito po sa Biblia. Kaya maghahanap tayo ng dalawang halimbawa ng mga pahayag gaya nito. Tignan natin Kawikaan chapter 12 verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay ito pong Kawikaan chapter 12
Chapter 12, verse 3. Basahin po natin sabay-sabay. Hindi tumatatag ang isang tao sa pamamagitan ng kasamaan, ngunit ang ugat ng matuwid ay hindi magagalaw. Kapag sinasabing tao, lahat po ng tao ito. Malinaw na katotohanan na hindi tumatatag ang isang tao sa pamamagitan ng kasamaan. Maring parang kaya niyang lumakas sa kanyang sarili at maitatag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kasamaan, ngunit isa lamang po itong ilusyon. Pansamantala, pwede itong mangyari. Ngunit kapag sinuri natin ang kasaysayan sa mahabang panahon, ipinapaalam ng Diyos sa sangkatauhan na imposible iyon. Nais ng Diyos na bigyan pansin po natin ito. Kaya nga, sinasabi niya rito sa Kawikaan chapter 12 verse 3, ang ugat ng matuwid ay hindi magagalaw. Kaya nga paano nagiging matuwid ang isang tao? Upang maging matuwid, dapat una malaman ng isang tao kung gaano kahabag-habag na makasalanan siya, magsisi at manampalataya. Dapat na matanggap niya ang kaligtasan upang magkaroon ng matuwid na katayuan. At ang taong nakatanggap ng kaligtasan at nagkamit ng matuwid na katayuan, kanina niya dapat naisin na iangkla ang kanyang mga ugat. Walang duda, nais niyang iangkla ang kanyang mga ugat sa Diyos. Ang Diyos ang ating walang hanggang bato, ang ating walang hanggang saligan. Gaano man magbago ang sitwasyon o kapaligiran, nananatiling matibay at hindi nagbabago ang Diyos. Sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya, maitatatag ang kanilang mga ugat sa Diyos. Kaya nga, sinasabi sa Kawikaan 12:3, ngunit ang ugat ng matuwid ay hindi magagalaw. Gaya ng Diyos na hindi matitinag, sila man ay hindi matitinag. At sabi rin po sa Kawikaan 10:25, pagdaan ng unos ang masamay na paparam, ngunit ang matuwid ay matatag magpakailanman. May mga unos, gaya sa United States, nakakaranas sila ng tornado. At may bagyo rin. Nito lang sinabi na may malakas na bagyong tumama sa Guam. Sa unang pagkakataon sa loob po ng halos 20 taon, tama po? At nagresulta ito sa halos 3,000 Koreanong turista na stranded sila at hindi makabiyahe ng ilang mga araw na nagdulot ng kaguluhan. Nabanggit din na may hangin ang bagyo na umaabot hanggang sa 225 kilometers per hour. Kaya ang mga konkretong gusali ay ayos lang, ngunit sabi nila, ang mga bagay na gawa sa kahoy ay nasira ng hangin. Kaya nga maring pansamantala ayos lang, ngunit kapag lumipas ang unos, ang mga marurupok na bahay ay mawawasa, nawawala. Gaya ng mga gayong sitwasyon, sabi rito, pagdaan ng unos, ang masamay napaparam. Kahit na parang ang masama ay nakatayo na parang matatag sa kanilang kasamaan, ngunit ang unos ay hahagupit paminsan-minsan at sila ay ganap na mawawasa. Sa kabilang banda, ngunit ang matuwid ay matatag magpakailanman. Ang Diyos ay hindi mawawasa. Ang Diyos ay walang hanggan. Sa pamamagitan ng pagtatag ng kanilang saligan sa Diyos, ang matuwid ay mananatiling hindi nagagalaw. Kaya nga, isang malinaw na mensahe ang pinapahayag ng Diyos dito na hindi matatayong matatag ang mga nasa kasamaan. Tingnan din natin sa Isaías. Isaiah chapter 7, verse 8 to 9. Isaías chapter 7, verse 8 at verse 9. Sapagkat ang ulo ng Syria ay ang Damasco, at ang ulo ng Damasco ay ang Rezin. Sa loob ng 65 taon ay magkakawatak-watak ang Ephraim, ano pat hindi na ito magiging isang bayan. At ang ulo ng Ephraim ay ang Samaria, at ang ulo ng Samaria ay ang anak ni Remalias. Basahin po natin verse 9. Kung kayo'y hindi maniniwala, tunay na hindi kayo matatatag. Ang nilalaman ng mensahe mula sa Diyos na dumating sa panahon ng paghahari ni Haring Ahas ng Juda, ganyang sabi sa chapter 7 verse 1, si Haring Ahas ang 12th hari ng Juda. Sa panahon ngayon, ang bayan ng Aram at ang hilagang kaharian ng Israel ay bumuo ng kasunduan at sinalakay ang Juda. Ang kabisera ng Aram ay Damasco at ang pangalan ng haring namumuno sa Damasco ay si Rezin. Kaya nga ang pahayag ay ginamit sa verse 9. Ang kabisera ng hilagang kaharian ng Israel ay Samaria at ang haring namumuno sa Samaria ay si Peka na ang anak ni Remalia. Kaya nga ang iba't ibang pahayag gaya ng ulo ay ginamit dito.
Ngunit malinaw na sinabi ng Diyos kay Haring Ahaz sa verse 7 na ang dalawang bansa ay magkakaisa at aatake sa Timog Juda, Isaiah 7:7. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi ito matatatag o mangyayari man. Ang dalawang bansa ay bumuo ng kasunduan at gumawa sila ng plano na salakayan ng Timog Juda. Ganap na wasakin ang Timog Juda, patayin ang hari at palitan ng ibang hari at hindi direktang mamumuno sa kanila. Ngunit sabi ng Diyos na ang pamamahala at ang planong iyon ay hindi mangyayari. At kahit na ang dalawang bansa ay nagkaisa at umatake, ang Diyos ang ganap na gigiba sa bansang iyon mula sa silangan nito, sa liga nito, at ganap na wawasakin ito sa loob ng 65 taon. At dapat kang maniwala dito. Sinabi ng Diyos kay Haring Ahaz na maniwala dito. At sinabi niya sa verse 9, kung kayo'y hindi maniniwala, tunay na hindi kayo matatatag. Kung kayo'y hindi maniniwala, tunay na hindi kayo matatatag. Yan ang sabi. Ngayon, ito po ang mundo kung saan narito ang Diyos. Ito ang mundo kung saan nabubuhay ang Diyos. At ito ang mundo kung saan lumikha at namamahala ang Diyos. Ngunit sila na tumatalikod sa Diyos at hindi nananampalataya sa Diyos at nag-iisip na sila'y magiging malakas at maitatayong matatag ay labis na nagkakamali. Kaya nga sinabi, kung kayo'y hindi maniniwala, tunay na hindi kayo matatatag. Walang sinuman ang maitatatag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng hindi niya pagsampalataya. Kailangan na maliwanagan tayo tungkol dito. Kasi Ezekiel 7, sa verse 13, sabi, at dahil sa kanyang kasamaan, walang makapagpapanatili ng kanyang buhay. Ang wakas ay dumating na, ang wakas ay dumating na. Ito'y gumigising laban sa iyo, narito, ito'y dumarating. Kung bakit niya sinabi na dumating na at binigyang diin ang wakas, pag-isipan po natin ito mula sa pananaw ng mga Israelita. 130 taon bago ang panahon na ito ng pangangaral ni Ezekiel, ang hilagang Israel ay piniling talikuran ng Diyos at nagpatuloy sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at winasak sila ng Assyria para sa kapahamakan. At ang Israel ay naranasan na ang pinaka o napakaraming paghihirap habang nasa panahon ng dalawang pagsalakay ang Timog Juda. Kinuha ang kanilang soberanya. At gaya ni Propeta Ezekiel, ang ilan sa mga Israelita ay nabuhay sa pagkabihag sa pampang ng Ilog Chebar sa Babylonia. At ang sumunod na 5 hanggang 6 na taon, ito ang panahon kung kailan ganap na mawawasak ang templo at mawawala. Ngunit sa kabila po nito, ang mga Israelita ay namuhay ng parang payapa. Sa pamamagitan ni Ezekiel, ang puot ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ng huling pagkawasak at kapamakan at sinabi ng Diyos na hahatulan at gagantian sila. Gayunpaman, ang bayan ng Israel, ganito ang inisip nila, matagal na panahon pa yan, hindi ito mangyayari sa ating panahon. Kaya nag-isip po sila ng kahangalan gaya ng bagay na ito. Hindi nila inisip na mangyayari ito sa panahon nila. Tingnan natin, Ezekiel chapter 12, verse 26. Ezekiel chapter 12, mula verse 26 hanggang verse 28. Basahin po natin mula verse 26 hanggang verse 28. Ang salita ng Panginoon ay muling dumating sa akin na sinasabi, anak ng tao, narito silang mga nasa sambayan ni Israel ay nagsasabi, ang pangitain na kanyang nakikita ay sa darating pang maraming mga araw. At siya'y nagsasalita ng propesiya sa mga panahong malayo. Kahit sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi na magtatagal pa ang aking mga salita, kundi ang salita na aking sinasalita ay matutupad, sabi ng Panginoon. Kahit sabi dito, silang nasa sambayan ni Israel ay nagsasabi, ang pangitain na kanyang nakikita, malino na ipinahahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Ezekiel na magwawakas sa kapahamakan ng Israel, magwawakas sa pagkawasak at gagantian sila ng Diyos ng puot. Ang wakas ay dumating na. Ngunit ano po ang sabi nila? Sa darating pang maraming mga araw,
at siya'y nagsasalita ng propesya sa mga panahong malayo. Wala itong kinalaman sa panahon natin. Hanggat may templo sa lupa ng Israel, hindi wawasakin ng Diyos ang Israel. Kung gayon, anong dapat gawin ng Diyos? Kaya nga sinabi, narito, ito'y dumarating. Hindi ito bagay na malayo pa. Ang wakas ay dumating na, ang wakas ay dumating na. Narito, ito'y dumarating. Sa huli, ito ang sitwasyon kung saan ang Diyos ay walang magagawa kundi ang magsalita sa matapang na pahayag at malakas na tinig na magriresulta sa kanilang kapahamakan. Paano naman tayo mga brothers and sisters? Kumusta po kayo? Kahit na ang Diyos ay nagsasalita sa atin tungkol sa katapusan ng kasaysayan, ang pagbabalik ng Panginoon ay malapit na at ang pagkakita sa iba't ibang mga kananda ng paulit-ulit, hindi ba posible na ang ating mga puso ay maging maluwag at mapurol din at hindi nananatiling gising? Anong sasabihin sa atin ng Diyos kung gayon? Hindi rin ba sasabihin ng Diyos sa atin, ang wakas ay dumating na, ang wakas ay dumating na, ito'y gumigising laban sa iyo, narito ito'y dumarating. Brothers and sisters, ang kasaysayan ng Israel ay kasaysayan na nagpapakita na kapag tumatalikod tayo sa Diyos, sumamba sa mga Diyos-Diyosan at nagpatuloy sa kasamaan hanggang sa uli, ang pangwakas na resulta ay magiging kapahamakan. Dahil ang Israel ay bansang ginawang halimbawa, sa pamamagitan ng Israel na halimbawang bansa, ang kasaysayan ay ganap na ipinakita nga ang landas ng hindi pananampalataya sa Diyos at ang wakas ng mga nagpapatuloy sa kasalanan ay 100% magriresulta sa kapahamakan at naitala ito sa Biblia. Ang dahilan kung bakit tinala ito ay ipinapakita sa atin upang bigyan pansin natin ito. Sabi niya, narito. Ibig sabihin, bigyan pansin ng kahihinatnan ng pagpapatuloy sa kasamaan. Ngayon, tignan din natin sa Ezekiel chapter 26. Ezekiel 26. Tignan po natin ang dalawang lugar. Ezekiel 26. Oh, pasensya na po. Leviticus pala. Leviticus chapter 26. Pasensya na po, minsan nalilito ako. Leviticus chapter 26. Sa Leviticus chapter 26, may mga pagpapala darating kapag lumalakad sa landas ng pagsunod. Tignan natin sa verse 14. Tignan po natin yung part kapag lumakad sa landas ng pagsuway. Verse 14, Leviticus 26:14, ngunit kung hindi kayo makikinig sa akin at hindi tutuparin ang lahat ng mga utos na ito, 15, at kung inyong tatanggihan ang aking mga batas at kasusuklaman ng aking mga hatol at hindi nyo tutuparin ang lahat ng aking mga utos kundi inyong sisirain ang aking tipan, sa verse 16 at 17, magbibigay siya ng salot ng sakit. At sa verse 18, kung pagkatapos ng mga bagay na ito ay hindi kayo makikinig sa akin, kayo ay parurusahan ko ng higit pa sa pitong ulit dahil sa inyong mga kasalanan. Kaya sa verse 19 at 20, dumating ang parusa at nagsara ang langit at walang ulan, kaya ang lupa ay naging hindi mabunga. Sa Leviticus 26:21, at kung kayo lalakad na salungat sa akin at ayaw makinig sa akin, magdadala ko sa inyo ng higit pa sa pitong ulit na dami ng salot ayon sa inyong mga kasalanan. Kaya sa verse 22, dumating ang pagkawasak at sa verse 23 at 24, at kung kayo hindi ko maturuan sa pamamagitan ng mga bagay na ito, kundi lumakad ng laban sa akin, ako ay lalakad din ng laban sa inyo at sasaktan ko kayo ng higit pa sa pitong ulit dahil sa inyong mga kasalanan. Sa verse 25 at 26, sinabi ng maraming mga Israelita ang namamatay dahil sa digmaan at salot. Verse 27 at 28, kung sa kabila nito ay hindi ninyo ako susundin, kundi kayo'y sasalungat sa akin, ako man ay sasalungat sa inyo na may kabagsikan at parurusahan ko rin kayo ng pitong ulit dahil sa inyong mga kasalanan. Sabi, parurusahan ko kayo ng pitong ulit. Pagkatapos ay paghuhukom. Kaysa verse 33, kayo'y aking igakalat sa mga bansa at pagbubunutan ko kayo ng tabak sa hulihan ninyo at ang inyong lupain ay magiging isang ilang at ang inyong mga lungsod ay basurahan. Sila ay lubusang napalayas maging sa lupain ng Israel at sinundan sila ng kamatayan, ng patalim at ang lupain ng Israel ay naging ilang. Ngayon kung titignan nyo,
Ang bagay na ito, nagbigay ang Diyos ng limang pagkakataon. Una, kinausap sila ng Diyos at pinarusahan sila sapagkat hindi sila nanumbalik. Pagkatapos yun, apat na beses, inulit ng Diyos ang salitang, parurusahan ko kayo ng pitong ulit. Kaya binigyan sila ng Diyos ng limang pagkakataon. Ngayon sa pagbibigay ng Diyos ng limang pagkakataong ito, naihayag ang katangian ng Diyos. Ano iyon? Ang Diyos ay mapagbiyaya, mahabagin at mabagal sa pagkagalit. Isang Diyos na mabagal sa pagkagalit. Nagbigay siya ng mahabang panahon sa kasaysayan at binigyan sila ng pagkakataon. At ang Diyos ay naging mapagbiyaya sa kanila. Bagaman nagbigay siya ng malubhang parusa sa huli, ang malubhang parusa na ito ay paraan ng Diyos upang panumbalikin sila. Gayunpaman, kung pipilitin nilang gawin ang sarili nilang paraan, mapapalaya sila sa lupain. Magtatapos nito sa pagkawasak. Kaya ang mga bagay na ito pareho na nakatala sa Amos chapter 4. Tingnan na lang natin, Amos chapter 4. Amos chapter 4. Verse 6. Dito pa ulit-ulit na ginamit ang salita, hindi kayo nanumbalik sa akin. Verse 6. At binigyan ko naman kayo ng kalinisan ng mga ngipin sa lahat ninyong mga lungsod at kakulangan ng tinapay sa lahat ninyong mga dako. Gayun may hindi kayo nanumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Verse 8 at 9. Sa gayo dalawa o tatlong bayan ang gumala sa isang bayan upang uminom ng tubig at hindi napawi ang uhaw. Gayun may hindi kayo nanumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Aking sinalot kayo ng pagkalanta at ng amag. Sinira ko ang inyong mga halamanan at ang inyong mga ubasan, ang inyong mga puno ng igos at ang mga puno ng ulibo ay nilamon ng balang. Gayun may hindi kayo nanumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Verse 10 at verse 11. Aking pinarating sa gitna ninyo ang salot na gaya ng sa Ehipto, ang inyong mga binata ay pinatay ko ng taba, kasama ang inyong mga kabayong nabihag, at aking pinaalingasaw ang baho ng inyong kampo hanggang sa mga butas ng inyong ilong, gayon may hindi kayo nanumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Ibinuwal ko kayo gaya ng ibinuwal ng Diyos ang Sodoma at Gomora, at kayo naging gaya ng nagdiningas na kahoy na inagaw sa apoy, gayon may hindi kayo nanumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Basahin po natin yung verse 12 sabay-sabay. Kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, O Israel, sapagkat aking gagawin ito sa iyo, humanda ka sa pagsalubong sa iyong Diyos, O Israel. Ngayon po, binigyan sila rito ng Diyos ng maraming pagkakataon. Nagbigay siya ng limang pagkakataon sa Leviticus chapter 5. Ngunit binigyan niya sila ng parehong limang pagkakataon dito. Sa una, ang Diyos ang dahilan ng pagkawala ng mga pagkain. Ngunit, hindi pa rin sila nanumbalik. Kaya't nagpaulan muli ang Diyos ng, sa ilang mga lungsod sa lupain ng Israel. Ngunit, hindi umulan sa ibang mga lugar. Kaya, ang mga lungsod na walang ulan ay lubhang na uhaw at walang sapat na tubig para sa pagsasaka. Kaya nagtungo sila sa ibang lungsod kung saan umuulan at sinubukan nilang kumuha ng tubig. Ngunit, hindi ito sapat. Gayunpaman, hindi pa rin sila nanumbalik sa Diyos. Kaya nagpadala ang Diyos ng salot na pagkawasak, amag, mga balang, ngunit hindi pa rin sila nanumbalik sa Diyos. Kaya binigay ng Diyos ang salot sa kanila at pinatay ang mga kabataan sa digmaan. Ngunit bakit namatay ang mga kabataan? Sabagkat ang mga kabataan ang pinapadala sa digmaan, nagpadala ang Diyos ng salot, ngunit hindi sila nanumbalik. Sa uli sa verse 11, at kayo naging gaya ng nagdiningas na kahoy na inagaw sa apoy. Dinala sila ng Diyos hanggang sa sila'y naging napakamiserable, ngunit hindi pa rin po sila nanumbalik. Ito rin ang mga salita ng Diyos sa Hilagang Israel. Kung titignan po ang katapusan ng Hilagang Israel, hindi maayos ang pamumuno sa kanilang bansa dahil sa pagre-rebelde ng ilang mga hari. Sa lupay ng Israel mismo ay nasa kaguluhan sa buong Hilagang Israel. Ngunit hindi sila nanumbalik. Ano ang gagawin sa kanila ng Diyos? Binigyan niya sila ng maraming pagkakataon. Ang Diyos ay mabagal sa galit. Hindi ibig sabihin na magiging matyaga siya habang panahon. May isang kasabihan, ang panahon ng paghuhukom ng Diyos ay marahan.
Ang Diyos ay mahabagin at mapagbiyaya, sagana sa pag-ibig at malasakit, gaya ng pagpapayag ng Diyos sa kanyang katayuan. Siya ay mabagal sa paggagalit, ngunit hindi niya ito hahayaan habang panahon. Binigyan sila ng Diyos ng limang pagkakataon. Sa kasaysayan ng Hilagang Israel, ang limang pagkakataong ito ay mula 930 BC hanggang 722 BC, kaya ito ay sa loob ng 200 years, ngunit hindi sila nalumbalik hanggang sa uli. Kaya nga, sinabi sa verse 12, "Humanda ka sa pagsalubong sa iyong Diyos, O Israel." Ano ang ibig sabihin nito? Marami tayong malalamang mga aral, ngunit ang pinakadirekta sa pangungusap na ito ay nasa salitang humanda ka. Ito ay pagkawasa. Ito ay katapusan. Ito na iyon, humanda ka sa pagsalubong sa iyong Diyos. Mga kapatid, ang kasaysayan ng Israel, ito ay kasaysayan na malinaw na nagpapakita na hindi maring magtagumpay ang kasamaan. Kung gayon, magiging iba ba sa kasaysayan ang nangyari sa Israel sa ibang mga bansa? Kahit sa mga kasaysayan ng mga ibang bansa, isa itong kasaysayan na nagpapakita na sa huli, hindi magtatanggumpay kailanman ang kasamaan. Dito po sa Amos chapter 1 at 2, ang Hilagang Israel at Timog Juda, ito ang panahon kung saan ang Israel ay nahati sa Hilagang Israel at Timog Juda. Sinabi sa Biblia ang katapusan ng walong bansa kasama ang anim na kalapit na bansa, Hilagang Israel at Timog Juda. Sinasabi ng Biblia ang tungkol sa katapusan. Sinabi rin ng walong beses na magkakaroon ng kahatulan tungkol sa tatlo hanggang apat na kasalanan. Tignan na nga lang po natin. Amos chapter 1 verse 3. Amos chapter 1 verse 3. Ganito ang sabi ng Panginoon, "Dahil sa tatlong pagsuway ng Damasco at dahil sa apat, hindi ko pawawalang bisa ang parusa sapagkat kanilang giniik ang Gilead ng panggiik na bakal. Ang Damasco noon ang kabisera ng bansang Aram." Verse 6. Ganito ang sabi ng Panginoon, "Dahil sa tatlong pagsuway ng Gaza at dahil sa apat, hindi ko pawawalang bisa ang parusa, sapagkat kanilang dinalang bihag ang buong bayan upang ibigay sila sa Edom." Ang Gaza naman ang kabisera ng kahiraan ng mga Filisteo. Sa verse 9, ganito ang sabi ng Panginoon, "Dahil sa tatlong pagsuway ng Tiro at dahil sa apat, hindi ko pawawalang bisa ang parusa, sapagkat kanilang ibinigay ang buong bayan sa Edom at hindi inalala ang tipan ng pagkakapatiran." Sa verse 11, ganito ang sabi ng Panginoon, "Dahil sa tatlong pagsuway ng Edom at dahil sa apat, hindi ko pawalang bisa ang parusa." Verse 13, "Dahil sa tatlong pagsuway ng anak ni Amon at dahil sa apat, hindi ko pawalang bisa ang parusa." Chapter 2 verse 1, ganun din po, "Dahil sa tatlong pagsuway ng Moab at dahil sa apat, hindi ko pawalang bisa ang parusa." Sa verse 4, chapter 2 verse 4, "Dahil sa tatlong pagsuway ng Juda at dahil sa apat, hindi ko pawalang bisa ang parusa." At ganun din sa verse 6. Kaya sinabi tatlo o apat na bagay. Sa Korean translation, hindi ito gaanong maunawaan. Sa ibang salin, nauunawaan dahil sinabi yung tatlo, maging sa Tagalog translation, malinaw tatlo at apat. Kaya kabuuan pito. Ang number 7 ay isang perpektong numero bilang sa Biblia. Sa ikapitong araw, natapos ng Diyos ang gawain ng paglikha at nagpahinga. Kaya ang number 7 ay nangangahulugang kumpleto, buo. Kahit ang paghatong sa walong bansang ito ay para sa tatlong kasalanan at apat na kasalanan, ibig sabihin puno na sila ng kasalanan. Kapag puno ang kasalanan, siguradong magtatapos ito sa pagkawasak. Malinaw din itong pinatotohanan ang kasaysayan ng mga bansa. Kaya ano ang kanilang kalagayan? Tingnan natin sa verse 13. Chapter 1 verse 13. Kung iisipin natin ang antas ng kasalanan dito, sa verse 13, nabasa ko ang unang bahagi kaya ito ang ikalawa. Amos 1:13, "Sapagkat kanilang pinaluwa ang bituka ng mga babaeng nagdadalang tao sa Gilead upang kanilang mapalawak ang kanilang hangganan." Nahabag tayo sa babaeng nagdadalang tao, ngunit upang mapalawak ang kanilang lupain, pinaluwa nila ang bituka ng babaeng nagdadalang tao. Ibig sabihin, pinatay nila sila ng sabay, yung nanay at anak. Tunay na wala silang awa't pag-ibig. At dito po sa chapter 2 verse 6, Amos chapter 2 verse 6, "Sapagkat kanilang ipinagbili ang matuwid dahil sa pilak at ang nangangailangan sa isang pari sa sandalyas,
ang halaga ng tao ay bumagsak gaya nito. Kaya't hindi ito nakatuon sa tao, kundi nakatuon sa bagay. Ganito rin ang pinapakita ng panahon natin ngayon. Ngayon, hindi na mahalaga ang tao. Mas mahalaga na ang mga bagay o gamit. Ang pera ay mas mahalaga. At ito ay isang mahalay na sanlibutan. Verse 7, Amos chapter 2, verse 7. Kanilang tinapakan ang ulo ng dukha sa alabok ng lupa at inililiko ang lakad ng mapagpakumbaba at ang lalaki at ang kanyang ama ay sumisiping sa iisang dalaga kaya't nalapastangan ang aking banal na pangalan. May isang lalaki at tatay niya, ama at anak. Ang ama at anak sabay kinasama ang isang babae. May katuturan po ba ito? Gayunpaman sa realidad, may ganitong pangyayari sa Hilagang Israel ng panahong iyon. Kaya anong ibig sabihin, puno ito ng kasalanan. Kaya sa huli, winasak ng Diyos ang bansang iyon sa pamamagitan ng salot. Mga kapatid, sa huli, maging sa panahon ng baha ni Noe, na ipahayag ang kasalanan. Kahit ang Sodoma at Gomorrah na puno ng kasalanan sa huli, tama po ba? Pinangunahan ng Diyos sa mga Israelita na naging alipin sa Ehipto sa loob ng 400 years at ginabayan sila sa loob ng 40 years patungo sa lupain ng Kanaan, kung saan hinatulan nila at pinalayas ang pitong bansang Kanineo. Bakit walang nagawa ang Diyos kundi hatulan sila? Sa Genesis chapter 15, binigay ng Diyos kay Abraham ang lupain ng Kanaan, ngunit walang lugar para sa pamana sa lupain ng Kanaan. Gayunpaman, matapos ang 400 years, ito ay makalipas ang apat na henerasyon, sinabi sa pangungunahan ng Diyos ang mga Israelita at hahatulan ang mga tao sa Kanaan. Sinabi niya na ibibigay niya ang lupain sa kanya bilang pamana. Ang dahilan nito ay sapagkat hindi pa nalulubos ang kasamaan ng mga Amoreo. Ang kasalanan ng mga Amoreo ay hindi pa lubos na napupuno. Kung isipin, naghintay ang Diyos, naghintay ng 400 years, hindi ba mahabang panahon ang paghihintay niya? Naghintay siya ng napakahabang panahon. Magmula ng napuno ng kasalanan ng lupain ng Kanaan, kasama ang kasalanan ng pitong lipi, kinuha ng Diyos ang Israel at hinampas sila na nagdulot ito ng pagkawasak nila sa huli. Sa panahong iyon, walang pinipiling kasalanan ng mga tao moral man o sekswal. Sa Leviticus 18, nakikipagtalik sila sa mga hayop. Talaga pong napaka-imposibleng makipagtalik sa hayop. Mga kapatid, ganito rin po ang Assyria at Babylonia. Ginamit ng Diyos ang Assyria upang hatulan ng Hilagang Israel at ang Timog Juda, ngunit ang Assyria at Babylonia ay lubang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito ay naging tahanan ng lahat ng uri ng Diyos-Diyosan at tahanan ng sinasabing mga demonyo. Kaya't ito ang pinagmulan ng pagkalat ng mga Diyos-Diyosan ng Assyria at Babylonia sa buong mundo. Sa huli, ginawa ng Diyos na wasakin ito sa pamamagitan ng salot. Paano naman sa panahon ng mga Roma? Hindi po ba napakasama sa Roma? Nasa Roma po ang lungsod ng Pompeii. Noong 79 AD, pinasabog ng Diyos ang bulkang Vesuvius na kalapit nito kung saan natabunan ang buong lungsod ng abo ng bulkan. Nakapunta na rin po ako sa Pompeii at may nakita akong mga sign na parang palaso na tanda na nagtuturo sa mga bahay bilihan o bahay aliwan. May mga malalaswang larawan sa dingding. Ang lungsod ng aliw, sa huli, winasak ng Diyos ang Roma. Mga kapatid, ang kasaysayan ng mga iba't ibang bansa ay madino na nagpapakita na ang kasamaan na hindi makakatayong matatag. Kaya sabi, ang wakas ay dumating na. Magiging iba ba ang ating panahon? Ganon kung paano ipinakita ng kasaysayan na ang masama ay hindi nakakatayong matatag, na ito ay nagwakas sa kaguluhan, malalaman po natin kung ano ang magiging kasaysayan at ang katapusan ng ating panahon. Mahuhulaan na natin ito. Malinaw na nagbabala ang Biblia na matatapos ito sa kaguluhan. Tingnan po natin sa Awit chapter 2. Awit chapter 2. Mula po verse 1 hanggang verse 3. Basahin po natin. Sabay-sabay, bakit nagsasabwatan ng mga bansa at sa walang kabuluhan ng mga bayan ay nagpaplano?
Inihanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili at ang mga pinuno ay nagsisangguni laban sa Panginoon at sa kanyang binuhusan ng langis na nagsasabi, ang kanilang panggapos ay ating lagutin at itapon ang kanilang mga panali mula sa atin. Sinabi, ang ganit ng mga bansa. Ang ibig sabihin nito ay ingay. Napakalakas na ingay. Kung titignan niyo ang Korea, napakaingay din ito. Hindi nila alam kung ano ang tama at mali. Tama po ba? Ganon din sa ibang panig ng mundo, maingay. Magulo, gayon po man, at sa walang kabuluhan ng mga bayan ay nagpaplano. Ano ang ibig sabihin ng walang kabuluhan? Mga bagay na walang kwenta. Sa verse 2, inihahanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili at ang mga pinuno ay nagsisisangguni laban sa Panginoon at sa kanyang binuhusan ng langis na nagsasabi. Sa Panginoon, sabi dito, binuhusan ng langis. Ang taong binuhusan ng langis ay tumutukoy kay Hesukristo, ang tagapagligtas, tama po? Ang mga bansa ay nagsasama-sama laban sa Diyos at sa tagapagligtas. Ganyan ba tayo dapat mamuhay? Umaasa sila na para bang mayroon silang pag-uusap. Walang panahon na ang Diyos ay naibaba ng ganito at ang Biblia ay tinapakan ng ganito at ang church ay nabaliwala gaya ng ganito sa panahon natin. Walang panahon kung saan ang mananampalataya ay nababaliwala gaya sa panahon natin. Kaya sinabi, laban sa Panginoon at sa kanyang binuhusan ng langis na nagsasabi na para bang buong mundo ay determinadong lumaban sa landas ng Diyos. At sinabi, ang kanilang panggapos ay ating lagutin at itapon ang kanilang mga panali mula sa atin. Sinabi ang kanilang panali. Ang mga panaling ito ay tumutukoy sa tuntunin at kaayusan na ginawa ng Diyos. Ngunit sinusubukan nilang lagutin ang panaling ito, tama po? Mari pong ganito, ngunit hayaan ninyong bigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, ang lalaki at babae, sa katunayan, mayroon lamang dalawang uri ng kasarian, tama po? Kung titignan sa Genesis 1:27, nilalang silang lalaki at babae. Lalaki at babae. Kaya mayroon lamang dalawang uri ng kasarian, lalaki at babae. Ngunit ano ang ginagawa sa panahon natin? Maraming lugar sa United States, maging sa Europe, Canada at sa ibang panig ng mundo, nagpupumilit sila na tanggapin ang tinatawag na third sex. Ano ang third sex? Sinasabi nila na mayroon silang kalayaan na pumili kung lalaki o babae mula sa pagkapanganakan. Ito yung third sex. Kalayaan po ba iyon? O pagpapakasaya sa sarili? Sinisira nito ang batas at kaayusang tinakda ng Diyos. At ang isinusulong nila ay ganito, kapag nagpapatala ang mga tao sa kapanganakan ng kanilang anak, iniiwan po nilang blanco ang kasiraan kung lalaki man ito o babae. Sinusulong nila ito sapagkat iniisip nila, pinipilit nila noong ipanganak silang mayroon ng kalayaan na pumili kung ano ang kasiraan nila. Ang mga kalayaan bang ito ay tama? Paumanin po kung sasabihin ko, nasisira na ang ulo nila. Nasisira na ang ulo nila. Dapat nating sabihin na parang nababaliw na sila. Ang kanilang panggapos ay ating lagutin at itapon ang kanilang mga panali mula sa atin. Ang pagdating sa pamilya, at pagdating sa pamilya, ito ay isang utos para sa lalaki at babae na bumuo ng pamilya. Ngunit ang dalawang lalaki at dalawang babae, sila na ang bumubuo ng pamilya. Kung titignan nyo sa chapter 1 ng Romans, verse 26 at 27, ipinagpalit ng kanilang mga babae ang likas na pakikipagtalik sa dilikas. Ang likas ay ang batas at tuntunin na tinakda ng Diyos. Dilikas, ibig sabihin, salungat ito. Kaya sinabi, gumagawa ng kahalayan ng mga lalaki sa kapwa-lalaki. Nagpapakita po ito ng homosexualidad. Noong 2017, gumawa rin po ang Korea ng batas na nagsasabi na ang adultery ay walang parusa. Upang ang adultery na isang relasyon sa kapwa na walang ugnayan ng kasalay, hindi mapaparusahan daw. Kaya brothers and sisters, sinasabi dito ang mga tao ng sanlibutan. Yung mga namumuno, inihanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili at ang mga pinuno nagsisangguni laban sa Panginoon at laban sa kanyang binuhusan ng langis, yan ang ating panahon ngayon. Ito ang henerasyon natin. Dito po sa verse 6 at 4 to 6, anong gagawin ng Diyos? Awit chapter 2, verse 4 to 6, siya na nakaupo sa kalangitan ay tumatawa at ang Panginoon ay kumukutya sa kanila. Kung magkagay magsasalita siya sa kanila sa kanyang puot
at tatakutin sila sa kanyang matinding galit na nagsasabi, gayon may inilagay ko ang aking hari sa Zion sa aking banal na burol. Siya na nakaupo sa kalangitan ay tumatawa. Anong klase ng tawa iyon? Mayroong pangisi sa likod nito. Kaya tumawa siya kasi sobrang nakakaawa ito. Ito ay tawa ng pagkadismaya. Sabi, ang Panginoon ay kumukot siya sa kanila. Matutupad ba ang pangarap na iyon? Sa huli, magiging kaguluhan ito. Magwawakas ito sa kaguluhan. Kasabi, kung magkagay magsasalita siya sa kanila sa kanyang puot, at tatakot na sila sa kanyang matinding galit na nagsasabi, gayon may inilagay ko ang aking hari sa Zion sa aking banal na burol. Kapag nabuo na ang iglesia, ang Panginoon ay papailan lang at ang iglesia ay makakarinig. Ang Panginoon ay darating sa lupa at pagkatapos ng pitong taong kapigatian, kapag dumating ang Panginoon sa lupa, ang Zion, kapag dumating siya sa Israel, ang mga paa ng Panginoon ay tatayo sa bundok ng ulibo at hahatulan niya ang mundo. Ang wakas ay dumarating, ang wakas ay dumarating, dumating na. Makikita natin na mula sa langit ang wakas ng sanlibutan. At kung titignan sa Apokalipsis 16, malino na pinapakita ang katapusan ng mundo. Ang pitong anghel na tumanggap ng pitong mangkok ng puot ng Diyos, ibinuhos ang pitong mangkok sa mundo. Sa Revelation 16:2, sabi, kaya't humayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa, at nagkaroon ng nakakapandiri at masamang sugat ang mga taong may tanda ng halimaw at ang mga sumamba sa larawan nito. Brothers and sisters, naranasan natin ang COVID-19, ang pandemic. At sa tingin ko, ang nakakapandiri at masamang sugat ay isang espesyal na epidemya na mahirap masugpo. Kalaunan magkakaroon ng malaking epidemya sa ilalim ng sistema ni Antichrist. Sa Apokalipsis 16:3, ibinuhos naman ng ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat at ito'y naging parang dugo ng isang taong patay. At ang bawat may buhay na nasa dagat ay namatay. Lahat ng nilikha na nasa dagat ay namatay. Sa Revelation 16:4, ibinuhos ng ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig. Ang pinanggagalingan ng tubig ay sa ilalim ng lupa. Ang ilog at ang pinanggagalingan ng tubig ay naging dugo ang mga ito. Sa huli ang mga tao na nakatira sa ikalawang taon o second part ng 7 years tribulation ay mamamatay dahil walang tubig na maiinom, kaya iinom sila ng dugo. At may pang-apat ng anghel na may mangkok. Sa Revelation 16:8, ibinuhos ng ika-apat ang kanyang mangkok sa araw at pinahintulutan itong pasuin ng apoy ang mga tao. Kaya mamamatay sila sa sunog, sa sikat ng araw at kapag ibinuhos ng panlimang mangkok. Sa Revelation 16:10, ibinuhos naman ng ikalima ang kanyang mangkok sa trono ng halimaw at nagdilim ang kanyang kaharian. Ang kadiliman ay darating sa huli. At ang pang-anim sa verse 13, lumabas sa bibig ng dragon at mula sa bibig ng halimaw at mula sa bibig ng bulang propeta ang tatlong espiritong karumalduman na gaya ng mga palaka. Hahayo sila sa mga hari ng mundo at kalaunan ay dadalhin sila sa Armageddon. At magkakaroon ng World War III, ang huling digmaan, walang matatalo, walang panalo, kundi magkatapos sa huling digmaan. At ang pangpito, ibinuhos ng anghel ang huling mangkok, magkakaroon ng malaking lindol, napakalakas, na hindi pa nangyayari sa kasaysayan bago o pagkatapos nito. Magkakaroon din po ng maraming ulang yelo mula sa langit at karamihan sa mga ito ay magtitimbang ng 60 kilograms. Kaya ang sinasabi sa Revelation 16:17, naganap na. Tapos na, naganap na. Sa huli, matatapos ito sa isang kapahamakan. At kalaunan, mapapahamak ang mga tao na laban kay Jehovah at sa kanyang binuhusan ng langis. Ganyan ang malinaw na nakasulat sa Biblia. Makikita rin sa 2 Peter 3 verse 10. Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy. Ang sangkap ay matutupok sa apoy. Noon hindi ito lubos maunawaan. Ito ang mga sangkap, ang mga sangkap ay matutupok. At ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Ibig sabihin po lahat ay masusunog. Okay, brothers and sisters, ang kasaysayan ng malakas sa bansa sa nakaraan, pinakita sa atin na hindi sila makatatayo magpakailanman sa pamamagitan ng masasama nilang gawa. Pinapakita rin po sa Biblia ang kasaysayan ng ating henerasyon na hindi makakatayong matatag sa pamamagitan ng masasamang gawa. Ang buong Biblia ay detalyadong pinapakita hindi lamang ang bansa, kundi bawat isa sa atin
ay hindi makakatayong matatag kapag nagpatuloy tayo sa kasamaan at magwawakas na lang sa kapahamakan. Halimbawa po, si Ahab at si Jezebel. Pinakamasamang mag-asawa sa lumang tipan. Si Ahab ang hari ng Northern Israel at ang asawa niya na si Jezebel ay anak ni Etbaal na hari ng Sidon. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit si Jezebel na anak ni Etbaal ay nag-asawa sa lupay ng Israel ay upang ibahagi ang Diyos-Diyosan ni Baal at Asherah sa buong lupay ng Israel. Pagkatapos ng kasal, mas pinaburan niya ang mga sumamba kay Baal at Asherah at pinatay niya ang propeta ng Diyos, mga propeta ng Diyos. Kaya ang dalawa nagsanib pwersa at gumawa ng mga Diyos-Diyosan at ikinalat sa buong lupay ng Israel. At itong si Ahab ay pinag-imbutan ang ubasan ni Nabat. Kahit pa napakarami niyang pag-aari bilang hari, pinag-interesan niya ang ubasan ni Nabat at ang kabuhayan na ibinigay sa kanya ng Diyos. Kaya maging siya mismo ay hindi ito pwedeng agawin kay Nabat, kaya sa huli nangialam ang kanyang asawa. Nagbigay siya ng dalawang peking saksi at pinaratangan si Nabat na nagsalita ng masama sa Diyos at pinatay siya. Kinuha nila ang ubasan ni Nabat. Paano winakasan ng Diyos ang buhay ng dalawang mag-asawa na gumawa ng lahat ng uri ng kasamaan? Malinaw niyang ipinakita sa Biblia na humantong sila sa kapahamakan. Sa 1 Kings 22, nagkaroon ng giyera laban kay Aram. Nang panong iyon, binalaan na ng Diyos si Haring Ahab na pumunta siya sa giyera, mamamatay siya. Kaya nagbalat kayo siya na parang isang kawal, ipinalit niya ang kanyang damit panghari. Gayunpaman may isang sundalo ni Aram na hindi inaasahan, bumunot ng palaso, pinakawalan ito, at ito ay tumama. Natamaan ng hari sa pagitan ng pinagdudugtungan ng kanyang baluti. Kung ang palaso ay tumama sa kanyang baluti, hindi siya mamamatay. Subalit ito ay tumama sa pinagdudugtungan. Sa 1 Kings 22:34, sinabi, sa pagbabaka sakali. Ngayon, nagkataon lang ba ito? Hindi maiiwasan? Ito ay hindi maiiwasan at mukhang nagkataon lang sapagkat ipinasya ng Diyos na patayin siya. Nakapasya na po yun. Kaya namatay siya dahil ang tama niya ay malala. At upang madala ang patay na hari sa Samaria, isinakay po siya sa karwahe. Kaya hindi ba mapupuno ng dugo ang karwahe? At mayroong naghugas ng karwahe sa ipunan ng tubig sa Samaria at dinilaan ng mga aso ang kanyang dugo habang ang mga bayarang babae ay naliligo. At ito po ay ayon sa salita ng Diyos na kanyang sinabi na siya na hari ng isang bansa ay humantong sa miserableng wakas. Ibig sabihin, itinuring siyang ganun ng Diyos. Miserable. At paano naman ang kanyang asawang si Jezebel? Tinapon sa lupa mula sa itaas ng palasyo, namatay siya. Kalaunan, nung nahanap ang kanyang katawan at upang ilibing siya, ang kanyang bungo, paa at bahagi ng kanyang palad lamang po yung natira dahil kinain ng aso ang kanyang katawan. Brothers and sisters, bakit naisulat ang mga bagay na ito sa Biblia? Nagpapakita ito ng isang bansa o individual, sino mang nagpapatuloy sa kasamaan at patuloy sa landas ng hindi pagsampalataya, ay hinding-hindi lalakas at hindi makakatayong matatag. Minsan, si Ahab ay naging makapangyarihan, ganun din si Jezebel. Natatakot ang mga tao, malakas ang kanilang kapangyarihan, ngunit iyon ay panandalian lamang. Ang Diablo ay hindi makakatayong matatag, kaya ano ang dapat kong gawin? Ang isang tao, gaano man kalaki ang kasalanan na gawa niya, kahit pa may ganun siyang kasalanan, kung magbabago siya, pwede siyang maging pagpapala at hindi mapapahamak. Ano mang kasalanan o pagkamali mayroon ng isang tao, dapat lamang siyang bumalik sa Diyos. Dapat siyang bumalik sa Diyos at tanggapin ang Ebanghelyo. Pagkatapos, aalagaan siya ng Diyos upang hindi siya humantong sa kapahamakan, kundi humantong sa pagpapala. Bakit? Dahil sa awit 145:8, ang Panginoon ay mapagpala at puno ng awa, hindi magagalitin at sa tapat na pag-ibig ay sagana. Iniibig ng Diyos ang kaluluwa na nilikha sa wangis ng Diyos. Sabi, kahit hindi kalooban ng inyong ama na nasa langit ng isa sa maliliit na ito ay mapahamak. Totoo po ito. Kaya sa John chapter 4, sinadyang dalawa ni Jesus ang isang babaeng Samaritana na kinakasama ngayon ang kanyang ika-anim na asawa. At kanyang sinabi sa babaeng Samaritana, ako nga iyon. Kanyang pinagpala siya ng kanyang maunawaan na siya ang tagapagligtas na ipinangako sa lumang tipan. At sa John chapter 8,
mayroong isang babae na nahuli sa akto ng pangangalin niya. At sinabi sa kanya ni Jesus, sa John 8:11, hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala. Hindi rin kita hinahatulan. Hindi po ibig sabihin nito na ang kanyang kasalanan ay mababaliwala na. Subalit ang ibig sabihin, papasanin ni Jesus ang kasalanan niya. Babayaran ni Jesus ang kasalanan niya doon sa krus. Kaya humayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkakasala. Magagawa pa ba ng babae na magkasalang muli? Hindi po. Pinatawad din ng Panginoong Jesus sa Luke chapter 24 yung kriminal sa tabi niya na nagkaroon ng tunay na pagsisisi. Kaya habang nabubuhay siya sa mundong ito, nabuhay lamang siya sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan. Kinamatay siya sa krus. Sinabi ni Jesus, sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili sa Panginoon sapagkat siya ay sumampalataya na tunay na Diyos. Tinanggap ang kanyang kasalanan at sumampalataya na si Jesus ang kanyang tagapagligtas. Ano ang sagot ng Panginoon? Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Sa iba, parang sakuna ang kanyang pagkamatay, ngunit sa pananaw ng Diyos, siya ay nagwakas sa pagpapala. Mga kapatid, sa lumang tipan, ang pinakamasamang hari ng Timog Juda ay si Manases. Sa panahon ni Haring Manases, ipinalaganap niya ang Diyos-Diyosan sa buong Israel. Dahil po doon, ang Israel ay nawasak. Dahil sa mga Diyos-Diyosan na pinalaganap ni Manases, ang Timog Juda ay nawasak. Ngunit si Manases ay nagsisi, kaya tinanggap siya ng Diyos. Nakapagtataka, ngunit ito po ay totoo. Maging noon, si John Newton, kapitan ng isang barko ng mga alipin, kanyang inakit noong una ang mga mananampalataya ni Jesus upang sila ay huwag nang sumampalataya. Ngunit kinalaunan, ito pong si John Newton ay naligtas. Kaya kanyang sinubukan na pabalikin sa pananampalataya ang kanyang mga naakit noon mula pa sa kanyang kabataan. Ngunit hindi na itong muling sumampalataya. Lubusan niyang ginawang hindi mananampalataya ang isang tao, subalit tinanggap ng Diyos si Newton nang ito ay magsisi. Tingnan po natin sa 2 Kings chapter 23. Ang timog na bahagi ng Israel, ang Juda ay nawasak dahil kay Manases. Dahil ito sa mga Diyos-Diyosan na pinalaganap ni Manases. 2 Kings 23 verse 25. Verse 25. Sa mga haring nauna sa kanya ay walang naging gaya niya na bumalik sa Panginoon ng kanyang buong puso, buong kaluluwa at buong lakas niya ayon sa lahat ng kautusan ni Moises ni may lumitaw mang gaya niya pagkamatay niya. Ang sumunod na hari pagkatapos ni Manases ay si Josiah. Josiah. Verse 26. Gayun may hindi tinalukuran ng Panginoon ang bagsik ng kanyang malaking pagkapuot laban sa Juda dahil sa lahat ng panggagalit na ipinanggalit ni Manases sa kanya. 27. At sinabi ng Panginoon, aalisin ko rin ang Juda sa aking paningin, ganang pag-aalis ko sa Israel at aking itatakwil ang lungsod na ito na aking pinili, ang Jerusalem at ang bahay na dito ay aking sinabi, ang pangalan ko'y duroon. Kaya dito po sa verse 26, tiyak na binanggit ni Manases. Sa 2 Kings 24:3, upang alisin sila sa kanyang paningin dahil sa mga kasalanan ni Manases ayon sa lahat niyang ginawa. Binanggit po tiyak si Manases. Dahil doon, ang Timog Juda ay nawasak. At iyon po ang kailangan nating tandaan. Kaya ang sumunod na hari pagkatapos ni Manases ay si Haring Josiah na ginawa ang abot ng kanyang makakaya upang alisin ang mga Diyos-Diyosan ayon sa kanyang sariling pamamaraan. Ngunit ang paglilingkod sa mga Diyos-Diyosan na ipinakalat ni Manases ay hindi tumigil at walang anumang pagbabago. At nilinaw ng Diyos na patuloy niyang winasak ang Timog Juda dahil sa nagawa ni Manases dito sa verse 23. At binanggit din po sa verse 24. Ngunit ang nakakamanghang bagay, tingnan natin sa 2 Chronicles chapter 34. 2 Chronicles chapter 34. Verse 11 to 13.
Pasensya na po. 2 Chronicles chapter 33 verse 11. Kaya't dinala ng Panginoon sa kanila ang mga punong kawal ng hukbo ng hari ng Assyria na siyang nagdala kay Manases na nakagapos at itinanis siya ng mga kadanang tanso at dinala sa Babylonia. 12. Nang siya'y nasa paghihirap, siya'y sumamo sa Panginoon niyang Diyos at lubos na nagpakumbaba sa harapan ng Diyos ng kanyang mga ninuno. Siya'y nanalangin sa kanya at tinanggap ang kanyang pakiusap at pinakinggan ang kanyang daing at iminalik siya sa Jerusalem sa kanyang kaharian. Nang magkagay na kilala ni Manases na ang Panginoon ay siyang Diyos. Ginawa niya po ang bawat isa ay sumumba sa Diyos-Diyosan. Ngunit nang siya po ay nasa kahabag-habag na sitwasyon at kaguluhan bilang bihag ng maraming pagdurusa, marahil ay kanyang naisip na ang mga Diyos-Diyosan na aking ipinalaganap ay hindi totoo. Ang tunay na Diyos ay si Jehovah na nagpakita sa Israel at pinaglilingkuran ng mga Israelita. Kinilala niya po ito. Kaya sinubukan niyang alisin ang mga Diyos-Diyosan at pinag-utos na sa kanyang bayan na sambahin ang tunay na Diyos. Ngunit hindi sila nagbago. Ipinakalat niya ang mga Diyos-Diyosan. Gayunpaman, sa kabilang banda, ang panalangan ni Manases ay tinanggap ng Diyos at ito po ay naitala sa verse 18. 2 Chronicles 33 verse 18. Ang iba pa sa mga gawa ni Manases at ang kanyang panalangin sa kanyang Diyos at ang mga propeta na nagsalita sa kanya sa pangalan ng Panginoong Diyos ng Israel ay nasa kasaysayan ng mga hari ng Israel at ang kanyang panalangin at kung paanong tinanggap ng Diyos ang kanyang pakiusap, ang lahat niyang kasalanan at kataksilan at ang mga dakong kanyang pinagtayuan ng matataas na dako at mga sagradong pose at ng mga larawang inanyuan, bago siya nagpakumbaba ay nakasulat sa kasaysayan ni Hosea. Ang kanyang mga kasalanan na inatala, naitala din naman ang kanyang pagsisisi. Kaya mga kapatid, kahit na ito ay tao o bansa, hindi magagawa ng kahit sino ang maging malakas o makatayo laban sa Diyos, laban sa katotohanan. Kaya, ang dapat gawin ng isang tao ay manumbalik. Kaya kung ang isa ay nagsisi at manumbalik sa Panginoon, dadalhin niya ang kanyang katapusan hindi sa sakuna, kundi sa pagpapala ng Diyos, kahit na sila ay nakagawa ng kasalanan. Kailangan nating isipin lahat ng tungkol sa kamatayan. Kaya dapat maintindihan po natin na ang huli may pagpapala kung may pagsisisi. Kaya dapat tignan natin yung huli sa katapusan. Tama po ba? Kailangan din nating isipin lahat ang tungkol sa kamatayan. Sa Deuteronomy 32:29, o kung sila'y mga pantas, kanilang maunawaan ito at malalaman nila ang kanilang wakas. Kaya kailangang isipin ng bawat isa ang kanilang katapusan. Ngunit marami sa mga taong hindi ito pinag-iisipan. Hindi nila pinag-iisipan ang katapusan ng kanilang buhay. Sa Ecclesiastes 7:2, mas mabuti pang magtungo sa bahay ng pagluluksa kaysa bahay ng pagdiriwang. Sa Ecclesiastes 7:4, ang puso ng pantas ay nasa bahay ng pagluluksa, ngunit ang puso ng mga hangal ay nasa bahay ng kasayahan. Kaya dalawin ninyo ang bahay ng pagluluksa ng maraming beses upang pag-isipan ninyo ang inyong katapusan. Kung gayon, maiisip nyo na darating po ang kamatayan. Sila ay namatay dahil sa katandaan, ngunit maaari rin silang mamatay dahil sa aksidente. At hindi lamang ito maaaring mangyari sa kanila. Ang ating buhay ay maaaring magwakas din ng ganito. Kaya ang talatang ito ay para sa atin upang pag-isipan natin ito. Kaya sa Ezekiel 7 verse 6, sabi, ang wakas ay dumating na, ang wakas ay dumating na, narito ito ay dumarating. Kaya kailangan natin itong pag-isipan. Mukhang nagpapakita rin po ito sa atin ng masamang bahagi at negatibong kwento, ngunit ito rin po naman ay maaari rin tumulong sa atin upang mapag-isipan natin yung side ng mabuti o yung positibong bahagi at kung titignan po natin, narito rin ito sa Biblia. Ngayon, kailangan nating pagtuunan ng pansin ang katapusan ng ating gawa na mayroon namang kinalaman sa gawain ng Diyos. Ang wakas ay dumating na. Ang bawat gawain na may kinalaman sa gawain ng Diyos ay hindi magwawakas sa mga sakuna. Winawakasan ng Diyos ang kanyang plano sa pamamagitan ng pagtupad dito sapagkat siya ang makapangyarihan sa lahat. At tinatapos niya ito ng may kaluwalhatian para sa kanya. Sa awit 33:10,
33 verse 10, dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa. Sinabi niya na dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa. Iniingatan niya ang mga bagay na kanyang tutuparin. Sa verse 11, ang payo ng Panginoon kailanman ay nananatili ang mga iniisip ng kanyang puso sa lahat ng salinlahi. Ang payo ng Panginoon, ito ang plano ng Panginoon. Tinatapos ng Diyos ang lahat ng kanyang plano sa kanyang puso. Kaya makikita natin yung word na natupad na tatlong beses. Una, sinabi niya pagkatapos ng paglikha. Tapos na. Pangalawang pagkakataon, sinabi ni Jesus natupad na. Pagkatapos niyang pasanin ang lahat nating mga kasamaan sa krus at tapusin ang ebanghelyo sa kasiguraduhan ng kaligtasan sa oras na magsisi at manampalataya ang isang tao. At ang ebanghelyo na ito ay pinapangaral sa buong mundo at patuloy na nadaragdagan ng mga papasok sa langit. Tignan po natin Genesis chapter 2. Genesis chapter 2 verse 1. Dito po yung unang bahagi ng natapos na. Basahin natin unang bahagi. Nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Pagkatapos ng paglikha, sinabi niya natupad na. Tignan din natin John 19 verse 30. 19 verse 30. Nang matanggap ni Jesus ang suka ay sinabi niya, basahin po natin ang sabay-sabay yung susunod, natupad na at itinungo ang kanyang ulo at siya ay namatay. Kaya tinupad niya ang ebanghelyo na sa pamamagitan nito ay maaaring maligtas ang mga tao kapag ito ay naihahayag sa kanila. Kaya tinapos ni Jesus ang gawain ng pagtutubo sa pag-aalis ng parusa sa kasalanan. Kaya sabi niya, natupad na. At tignan din po natin yung pangatlo, Apocalypse chapter 21, mula verse 1 hanggang 4. Tumutukoy ito sa bagong langit at bagong lupa. Revelation chapter 21, babasahin po natin yung verse 5 at verse 6. Sabay-sabay po. At sinabi ng nakaupo sa trono, masdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Sinabi rin niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. At sinabi niya sa akin, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinumin ng walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Dito po sa verse 5, sabi, masdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Masdan ninyo, ibig sabihin ay bigyan nyo ng pansin. Sinabi niya dito na ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Pagkatapos, ipinahayag dito, sabi, naganap na. At sabi sa verse 6 na gagawin niya ito kapag ang bilang ng mga taong naligtas ay nakumpleto na. Tama? Upang makumpleto ang church, ang iglesia ng Panginoon, sa pamamagitan ng mga taong naligtas sa panahon ng biyaya, pagkatapos ito ay sasabihin niya, natupad na, naganap na. At kukunin niya ang lahat ng mga taong naligtas upang dalhin sila sa walang hanggang langit. Ito ang mangyayari pa lang sa hinaharap. Ngunit hindi ba tayo ay nabubuhay na sa panahon mula ng sabihin ng Panginoon sa krus, natupad na, hanggang sa panahon kung saan ay kukunin niya ang lahat ng mga naligtas at pwede niya nang dalhin sa walang hanggang langit. At muli niyang sasabihin, naganap na o natupad na. Tayo ngayon ay nabubuhay sa panahon ng biyaya. Kung maliligtas ang isang tao, siya ay naging batong buhay. At ang bawat ligtas na Kristiyano ay nagiging gusali sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging konektado sa isa't isa. Kaya ang iglesia o ang templo na banal na tahanan ng Diyos ay naitatatag. Ibig sabihin, ang church ay naitatayo, hindi man natin ito nakikita, ngunit tiyak nangyayari ang dakilang gawain ng Diyos. Kasi sa 1 Peter chapter 2 verse 5, tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay. Kayo, sabi. Ibig sabihin ay tumutukoy ito sa mga ligtas na Kristiyano. Bawat isa sa atin ay tumanggap ng buhay ng Panginoon at dahil ang Panginoon ang bato, tayo rin naman ay bato, mga batong buhay. Kaya naman, konektad tayo sa isa't isa. Ang church. Tingnan natin sa Efeso chapter 2. Efeso chapter 2 verse 20 hanggang 22.
Verse 20 hanggang 22, basahin po natin sabay-sabay, na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulo. Sa kanya ang bungusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon, na sa kanya kayo rin ay magkasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Sabi dito sa verse 20 na si Kristo Jesus ang batong panulo. Siya ang naging saligang bato. Si Jesus ang saligang bato ng church. Sa kanya, sabi, ang bungusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon. Kasi sa 1 Peter chapter 2, sinabi doon na ang bawat tao ay mga batong buhay at sila ay mga batong gagamitin sa pagtatayo ng espiritual na bahay. At sabi nito na ang bawat tao ay isang gusali. Ang gusali ay magkakaugnay at dito po lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon. Kaya sabi po, kayo rin, ibig sabihin tumutukoy ito sa atin mga ligtas na, ay magkasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Magkasamang itinatayo. Ito ay maitatatag. Hindi ba't ito ang nangyayari ngayon sa panahon ng biyaya? Dapat mangyari ang lahat ng mga tao. Anong mangyayari kapag ito ay natupad? Kung paano ang bawat isa sa atin ay mararapture? Gayun din ang Panginoon ay darating din upang kunin ang church. Kapag bumalik na ang Panginoon, ang lahat ng mga ligtas na mga banal sa luma at sa bagong tipan ay muling bubuhayin. Kasama ang kanilang pisikal na katawan at mananahan ng Panginoon sa kanila. Kinaroon din ang banal na espiritu sa church. Kapag muling bumalik ang Panginoon sa himpapawid, bawat isa sa atin ay makakasama sa rapture at maging ang church ay kasama rin kasabay nito. Hindi ba't ang banal na espiritu ang kukumpleto sa iglesia? Ang iglesia ay kasama rin sa rapture. Pagkatapos ito ay susunod na ang Millennium Kingdom. Sa oras na tayo ay pumasok sa Millennium Kingdom at pumasok sa walang hanggang kaharian ng langit, kung gayon, ay maaari nang isigaw ng Panginoon na tupad na. Kaya sabi po sa Ecclesiastes 3 verse 1, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Ang bawat bagay sa silong ng langit ay may kapanahunan at layunin. At tiyak na tutuparin ng Diyos ang kanyang layunin ayon sa oras na kanyang idinakda. Isa sa katuparan ng Panginoon ang dakilang gawain ito at gagawin niya ito. Gagawin at gagawin ito ng Diyos. Ngayon pag-isipan natin ito ng personal. Tayo ay nakikibahagi bilang isang miyembro ng church sa panahon ng biyaya. Anong dapat natin gawin bilang isang individual? Una, dapat ay maligtas ka muna. Kahit sino ka pa, tama? Kailangan ay maayos muna ang isyo ng kaligtasan. Gayun pa man, mayroon pa rin mga tao na hindi naayos ang kanilang isyo sa kaligtasan. Dapat ayusin mo muna ito. Natatapos ang kasalanan kapag nadulas na ang problema sa kasalanan, di ba? Sa gayoy, tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Natatapos na ba ang kasalanan kapag nalutas na ang problema sa kaligtasan? Sabi sa Hebrews 10 verse 17 at 18, ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko naaalalahanin pa. Kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala nang pag-aalay para sa kasalanan. Opo, kaya una sa lahat dapat kang magsisi at tunay na sumampalataya. Sumampalataya sa pamamagitan ng tulong ng banal na espiritu, hindi lamang subukang sumampalataya kundi ganap na sumampalataya. Tama ba? Kaya ang aking problema sa kasalanan ay tiyak na malulutas. Pagkatapos ay hindi mo na kailangan gumawa pa. Tama? Tama ba? Bakit? Dahil tapos na ang kaligtasan. Kasi Hebrews 4 verse 10, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Anong ibig sabihin ng pumasok sa kanyang kapahingahan? Ang kapahingahan ng kaluluwa ay makakamit lamang pagkatapos maligtas. At sa mga nakamit ang kapahingahan ng kanilang kaluluwa ay nasa kapahingahan ng Panginoon. Tama po ba? Gaya ng Panginoon na nagpahinga pagkatapos na makompleto ang paglikha, kung ako ay ligtas na, wala na akong dapat gawin pa para sa kaligtasan. Magpapahinga na ako dahil ligtas na. At kung tayo ay ligtas, mayroon ding katapusang maging ang ating buhay pananampalataya. Pagkatapos maligtas, mabubuhay tayo sa buhay pananampalataya. Tapos na ang kaligtasan pero may buhay ng pananampalataya. Ngunit wala bang katapusan ng ating buhay pananampalataya? Mayroon po, ngunit kung paano magtatapos, ito ang mahalagang bagay. Sabi ni Apostle Paul, 2 Timothy chapter 4, verse 6.
Tungkol sa akin, ako'y ibinuhos na tulad sa inuming handog at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Kaya kahit na hindi tayo makasigaw ng gaya nito, hindi ba dapat din nating subukan na maging ganito? Kung tapos na ang problema sa kasalanan, ngayon ay dapat tayong mabuhay sa buhay pananampalataya na naglilingkod sa Panginoon. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang aking pananampalataya. Gayunman, marahil ay magkaroon tayo ng panghihinayang kapag hindi natin ito nagawa. Ngunit, gaano kabuti kapag natapos natin sa harap ng Panginoon ng walang panghihinayang? Narito, ang wakas ay dumating na. Meron pong katapusan ng ating personal na buhay pananampalataya. Yung lakbayin, takbuhin. Ang lakbayin po ay may katapusan. Sa Lumang Tipan, mayroon pong bulaang propeta na ang pangalan ay Balaam. Alam niyo po ba kung ano ang hiling niya bago mamatay? Sa Numbers chapter 23 verse na, ang hiling ni propeta Balaam ay, "Mamatay nawa ako ng kamatayan ng matuwid, at ang aking wakas ay maging tulad nawa ng sa kanya." Kaya kahit bulaang propeta, mayroon siyang dayong pagnanais, hiling. Subalit paano naman po ang mga ligtas? Ang hiling ba ni Balaam ay nagkatotoo? Hindi po ito pwedeng mangyari. Hindi ito pwedeng mangyari, tama po? Sa Numbers 31, sinabi ng Diyos sa mga Midyanita sa pamamagitan ni Moises na gumanti sa mga kaaway ng Israel at ng Diyos. Sa panahon na iyon, napatay ng mga Israelites sa Balaam. Nagtapos po na siya ay kaaway ng Diyos at ng Israel. Hindi po siya namatay gaya ng kamatayan ng matuwid. Ang kanyang hiling ay mamatay gaya ng kamatayan ng matuwid, subalit sa huli ay namatay siya bilang kaaway. Siya po ay namatay bilang kaaway ng Diyos. Subalit kung siya nga nabula ang propeta, ay mayroong ganong kahilingan, paano naman po tayo naligtas talaga? Tayo ang mga taong tumanggap ng buhay ng Panginoon. Kaya anong kahilingan ang dapat meron tayo? Sa Biblia, narito po si Jacob, tama po? Si Jacob ay tusong tao, subalit hindi po ba binago siya ng Diyos at naging Israel? Kung titignan natin siya, mahina siya. Maraming pagkukulang. Subalit kung ikukumpara tayo sa kanya, tayo po ay higit pa kay Jacob. Binago po ng Diyos si Jacob pa unti-unti. Si Jacob po ay nagdusa ng madami. At sa huli, sa Hebrews 11:21, sinabi, "Sumamba sa ibabaw ng kanyang tungkod." Ano po ang kahulugan nito? Sumamba sa ibabaw ng kanyang tungkod. Si Jacob po ay 130 years old nang siya po ay bumaba sa Ehipto at tumayo sa harapan ng Faraon. Siya po ay nabuhay na ng matagal. Nang siya ay matanda na, nawala na po siya ng lakas. Sa Biblia po, ang ibig sabihin ng sumamba sa ibabaw ng kanyang tungkod ay nagtitiwala na lamang sa kanyang tungkod. Kasi sa sitwasyon niya, wala na siyang lakas, subalit paano niya ito nagawa na umaasa sa kanyang tungkod? Siya po ay sumamba sa Diyos. Siya po ay sumamba sa Diyos hanggang sa huli at namatay habang nagtitiwala sa Diyos. Kaya siya po ay naging dakilang tao. Maaari pong mayroon po tayong kahinaan at maraming pagkukulang. Gayunpaman, gaano kadakilang biyaya po kapag tayo po ay namatay na nagtitiwala sa Panginoon hanggang sa huli. Kaya habang may mga bagay na magtatapos, mayroon din po mga bagay na walang hanggan, hindi magtatapos. Lahat ng mga bagay sa mundong ito may katapusan. Subalit ang Diyos walang katapusan. Kaya ang lahat ng mga bagay ay konektado sa Diyos, lahat ng may konektado sa Diyos ay walang hanggan. Sa Job 36:26, narito ang Diyos ay dakila at hindi natin siya kilala, hindi masukat ang bilang ng mga taon niya. Meron po bang nakakaalam ng edad ng Diyos? Wala po. Sa Awit 90 verse 2, bago nilikha ang mga bundok, o bago mo nilikha ang mga lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos. Kaya bago pa man tayo ipanganak, ay meron na pong mga bundok, lupa at mga bansa. Subalit bago magkaroon ng mga ito, ay umiiral na ang walang hanggang Diyos. Mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, ang Diyos po ay walang hanggan. Siya ang nag-iisang walang hanggan. Sinasabi po na ang Espiritu ay walang hanggan din sa Hebrews 9:14. At sa John chapter 1 verse 1, nang pasimula ay ang salita. Ang pasimula na ito ay walang hanggan. At sa Hebrews 13:8, sa Jesucristo ay siya rin kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ang Holy Trinity ay walang hanggan. Yung mga Holy Trinity ay walang hanggan. Hindi po ba na ang Biblia din ay walang hanggan? Ang Biblia po ay walang hanggan. Hindi po mawawala ang Biblia
kahit na mawala po ang mundo. Kaya lahat ng bagay na konektado sa Diyos ay walang hanggan. Mula sa walang hanggan tungo sa walang hanggan, ang Panginoon, ang Holy Trinity, maging ang Biblang ito ay walang hanggan. Hindi po mawawala ang Biblia kahit mawala ang mundo. Tingnan natin sa Awit 119 verse 96. Awit. Mga awit 119 verse 96. Verse 96, basahin po natin sabay-sabay. Aking nakita ang hangganan ng lahat ng kasakdalan, ngunit ang utos mo'y totoong malawak. Ang utos mo'y totoong malawak. Lahat ng mga bagay na sinabi sa mundo ay may katapusan. Kapag sinabi po nating totoong malawak, ibig sabihin po ay walang katapusan. Hindi po ba walang hanggan ang kahulugan nito? Kasi sa 1 Peter chapter 1 verse 24 and 25, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta, subalit ang salita ng Panginoon ay nanatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Ang Biblia po ay walang hanggan. Ang Ebanghelyo din po na nasa Biblia ay walang hanggan. Kaya kung tayo ay naniniwala sa Ebanghelyo at ikinunwata natin sa Panginoon, tayo po ay magiging walang hanggang mga nilalang. Ang walang hanggang kaharian sa langit na inihanda ng Diyos ay hindi sa lupa, kundi sa langit ay walang hanggan din. Tampo? Ito po ay hindi masisira at hindi mawawala. Silang mga naligtas ay naging walang hanggang mga nilalang. Ang mga Kristiyano ay hindi kilala sa mundong ito, walang may alam. Subalit ang mga ligtas ay mga taong kikilalaning walang hanggan. Kasi sila ba ay magiging tanyag na tao sa mundong ito? Sa mundong ito, hindi po. Subalit sa mundong ito, kahit na tanyag ang isang tao, kapag lumipas lang isang lahi, susunod ang isa pang lahi, hindi na nila ito malalaman. Ang mga susunod na lahi at magiging ang pagkatapos nila. Sino po ba ang tanyag 100-200 years pagkatapos? Di po natin alam. Gayunpaman, silang mga naligtas ay naging mga walang hanggang nilalang. Isang bagay pa po na dapat nating tandaan, ang kaluwalhatian ng mga naligtas ay walang hanggan din. Kaya po, ang minsang panalangin sa Panginoon, pag-volunteer, pakikiisa sa meeting, pakikinig sa salita, pag-iingat at pagsunod sa salita ay mapupunta sa walang hanggang lugar. Ito po talaga ay isang misteryo. Kaya matapos man ang mundong ito, mayroon pong mga bagay na hindi mawawala. Tama po, sa Revelation 14:13, at narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Sabi po, anong ibig sabihin nito? Ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Ang buhay na ikinabubuhay ng taong ligtas ay susunod sa kanila. Habang pinag-iisipan natin ito, ay lalo po itong nagiging katakataka. Isang bagay din na dapat natandaan na ang kamatayan ay hindi ang katapusan para sa mga hindi mananampalataya, kundi mayroon pong impyerno. Opo, mayroon pong impyerno para sa mga hindi mananampalataya. Kaya ang parusa para sa mga kasalanang nagawa ng mga hindi mananampalataya ay walang hanggan din po. Hindi po ito basta-basta kundi walang hanggang parusa. Kasi sabi sa Revelation 20 verse 10, at sila'y papahirapan araw at gabi, man pakailanman. At lahat po ng mga kasalanang nagawa ng mga makasalanan sa mundo ay konektado sa walang hanggang parusa na tatanggapin nila. Kung paano ang Christian life sa mundo ay walang hanggan at konektado, ang kamatayan ay hindi katapusan sa mga nananampalataya. Sa mga hindi nananampalataya, may impyerno. Kaino po ang dapat nating gawin? Kahit po malimutan ang ibang mga bagay, nawa po kahit yung pamagat po sana ay maalala natin. Kaya narito ang wakas ay dumarating na. Ngayon, manalangin na po tayo. Salamat po Panginoon sa pagiging pagbiyaya at mahabagin. Salamat sa pagliligtas sa amin na marapat na parusahan dahil sa aming mga kasalanan. At salamat din sa pagtulong sa amin na mamuhay ng buhay na puno ng pag-asa. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng biyaya ng pagbabahagi ng banal na pakikisama sa pumagitan ng salita sa araw na ito. Panginoon, hindi pa po kami ganap. Pakiusap, panghawakan po ninyo kami
at tulungan kaming mamuhay ng nag-iingat, dahan-dahan na pinag-iisipan ang katapusan ng mga bagay at ang walang hanggang mga bagay. Tulungan po ninyo kami na mamuhay ng buhay na tapat sa pamamagitan ng pagpuno sa amin ng kapangyarihan at salita ng Diyos, pag-ibig ng Diyos at ng pagpupuno ng Diyos. Tulungan po ninyo kami na tumayo sa harapan ng Panginoon sa muli naming makakatagpo na walang anumang ikakahiya. Tulungan po ninyo kaming isipin ang mga bagay na dapat naming gawin sa church at makilahok ng may kagalakan. Tulungan po ninyo kami na magkaroon ng isang isipan para sa summer retreat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.